Ayan, meron tayo ditong ulo ng tuna. Magawa tayo ng ating hapunan. Ulam sa hapunan. Dalawa lang naman kami ni Litz, kaya ito'y kasya na sa amin. Sisigang ko. Dagyan ko ng gulay. Pero, iprito ko siya ng bahagya. Ayan, iprito natin siya ng bahagyang bahagya. Para lang, mawala yung mga kalansahan ba. Saka natin siya isisigang. Ayan, ang simpleng ulam sa hapunan. Prinito ko na ng bahagya yung aking ulo ng tuna. Malaki yan, kaya isa laang. Ayan. Lagyan laang natin ng pechay, kamatis, sibuyas, at siling haba. That's it. Tapos yung mga pampalasa, siyempre, bahala na kayo. Ako, may pampalasa akong akin. Diba? So, yan. Umpisahan na natin. Yan. Takuloy natin ang simpleng kamatis, sibuyas. Nilagyan ko din yan ng tuyong kamyas at sili. Siyempre, tinimplahan na natin. Ayan. Simple, handaan natin yung ulam. Ganyan lang para hindi tayo mahirapan kung anong iisipin nating ulam. Yeah. Ayan natin maluto yung kamatis, sibuyas, kamyas, and sili bago natin ilagay ang mahiwagang isda. Ilagay na natin yung isda. Mahiwagang isda. Ayan. Ayan natin kumulo dyan. Inaatatin yung apoy. Huwag masyadong malakas para namnamin yung isda yung timpla ng ating sabaw. Ayan. Lalo lang ang apoy. Yan ang secret kung paano magiging masarap ang ating luto. Alalay ang apoy. Huwag papaspasan. Nayaan mo siya dyan. Namnamin ng isda yung lasa ng sabaw. Okay? Balikan natin siya mamaya. Ayan. Lagay na natin ang ating pechay. Ayan. Kung mapapansin nyo, konti lang ang sabaw niya. Ganyan ako magsigang. Lagay na natin ang pechay. Konti lang ang sabaw para malasa yung ating sinigang. Tamang isang kain ay ubos. Ganyan. Okay na. Kasarap. Sarap niyan, guys. Oo. Try nyo. Try nyo. Ayan, nilagyan ko pa siya ng kamyas na tuyo. Sarap. Lasang-lasa yung kamyas. So, hindi naman natin dapat pakalutuin yung ating pechay. Kaya okay na yan. Tapos na yan. Okay, thank you for your watching. Ayan, salamat. Kain na tayo. Habang mainit pa ating kainin na yan. Ulam na. Thank you. Kain na tayo. Kain tayo, guys. Ayan. Meron ako dyan patis na may sili at kalamansi. Ayan. Kain na tayo. Ang sarap nito. Try nyo magluto nito. Ganito, oh. I-try nyo. Napakasarap. Lagyan nyo ng kunting tinuyong kamyas. Huwag nyo lang kadamihan ng sabaw. Tapos, pag kumulo siya, utay-utay. Unti-unti ang apoy. Mahinang apoy. Oo. Para malasap yung lasa ng isda at sabaw. Ayan, kain na tayo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord, sa food. Maraming salamat. Simple lang pero masarap. So, ayan, thank you sa inyong lahat. Thank you. Kain tayo.
Kain tayo. Kain na kami alas 6 ng hapon. Ayan, napuna na. Eto, masarap. Sarap ba? Sarap ba? O, sabi niya masarap. Alam nga naman sabihin niyang hindi masarap. And hi guys. Alam nga naman sabihin niyang hindi masarap. Ano? Gulay-gulay muna tayo, ano gulay. Anipitikan sa akin ito eh. Kain kita. Thank you Lord sa food. Salamat po. Kahit simple, masaya. Masarap. Sarap pala. Ayan. Sana ano, inanuhan mo to, binawasan mo pa yung kanin, ang dami. Yan o, malaki yung, ang laki ng ulo ng tuna na yan o. Ano, masarap? Sarap. Promise, masarap. Hindi, walang halong biro, masarap. Try nyo yung ganyan na ano, luto. Yan, pinisa na yung sili, pinisa na. Sili lang. Pinisa na. Pampagana. Pampano daw yan, pampatigas. Yung sili. Inapaspasan kong pakainin ng sili. Mm-hmm. At ng... Nagabang. Baka anak-anak man lang. Di na anak-anak. Mahina na ang tuhod. Yan yung sarap oh. Promise masarap. Try nyo. Try nyo tong ganito. Mm-mm. Sarap. Yan wawa. Nauna ka pang kumain sa amin eh. Nauna ka na. Pinauna na kita at hindi ka makakalali. Kamakali kanina pa. Oh. Kain tayo. Yung ulam na to, simple lang pero masarap. Tagyan nyo ng gulay, pitsay. Kaso ang mahal ngayon. Naku, grabe. Doble na naman. Papatayin na naman yung mga tao sa presyo ng mga gulay. Naku. Grabe. Kapaligsahan na naman yung mga tindera. Hindi mo malaman kung merong ano, 100 ang kilo daw ng kamatis, 10 daw ang guhit, merong 850 ang guhit. Ibig sabihin siguro, nanguhula lang sila. Talagang inaano lang nila pag umulan. Sila na mismo yung gataas ng presyo. Ngayon, pag hindi ka maalam mag-budget, kawawa ka. Hindi ka maalam mag-budget. Sarap. Promise. Ilang muna. Simple lang. Isda plus gulay. Tapos kami. Ganun. Oh. Ako, kan. Hihirit pa pala. Kala ko ayaw na. Hihirit pa pala siya. Last na. Masarap. Kahit po tayo. Kahit tayo. Shout out sa inyong lahat dyan. Dito lang sa bahay kumain. Hindi na sa labas. Lanang pang kain sa labas. Kain kami sa labas ng bahay lang. Yan o. Pwede na yan. Hindi okay lang pag mayroong budget. Kaso ano yan. Paghirap yata ngayon. Okay lang yan. Hindi naman permit. Ganun talaga ang buhay.
Nako, inay na naman ang mga kuling kulyawan sa labas. Ito, ulo, unlucky, oh. Alam nyo kung anong inaano ko rito, pinaprospect ko dito. Mata. Mata, mata, masarap ang mata ng isda. Laki kasi itong isda na ito. Ang kalahati nito, kahapon namin ulam. Eh? Kahapon ano? Bangko. Hindi rin namin naubos kagabi. Mutira, binaon niya. Ano nga niyong katagal? Gulay, pakbit. Ah, pakbit. Kagabi. Pakbit. Wow, kumain ka na kanina pa. Sabi mo kanina, kakain ka na, mauna ka na. Sabi ko sa'yo, huwag ka mauna kasi pag kumain kami, mag-ano ka na naman dyan, oh. Haba na. Okay lang naman. Buso na to. Pero masiwawa kunti. Kakain pa yan ako. Wait mo ako. Bibigyan kita. Dali. Pintay mo ako. Huwag ka lang maingay dyan. Ako naiirita sa iyo. Kanina man din, ayaw tampakainin. Sabi ko sabay-sabay na tayo. Eh, hindi mo ako tampanan. Naku, tumigil ka. Naiinsa ko sa'yo. Ayos na, guys. Busog na. Busog na si Papa Let's. Bye-bye. Thank you, thank you. Salamat. God bless. Kasusunod sa labas kami makain. Sa labas ng bahay. Doon na yung kalsada. Joke lang. Bye-bye.